you really have to force yourself to find some ways to earn extra. You can't just rely on one stream of income. Ngayon ang ginagawa ko, nag web design, logo, tsaka papakyut sa YouTube. Hi guys, good morning. I'm in Via Cavour, just near San Marco. So I'm on my way to my office. It's a makeshift office actually. Sa isang coffee shop. Doon muna ako magtrabaho kasi I have some pending projects sa post-production ng photos and logo design. So yun muna ang tatrabahoin ko ngayon. Doon ako sa medyo bohemian, which I feel more relaxed. So dito tayo, medyo casual at kalmado lang, parang tumatambay lang sa atin. Okay, I just delivered yung photos sa client. Maupo muna tayo dito at medyo pagod na at medyo nagugutom ako. I'm here dito sa Santa Maria Novella. I just want to share some insight kung ano na yung sitwasyon dito sa Florence with regards dun sa mga professionals, job hunters. Last year pa kami nag-graduate nung biomedical course, so naka-hold pa rin yung diploma namin. It's been 9 months na yata after nung final exam namin. So marami akong kaklase na wala pa rin work dahil doon, at tapos yung iba ay meron naman. Siguro may dalawa, hindi ko maalala. And they're very lucky na merong company pa na nag-absorb sa kanila at this point. Kasi karamihan, kagaya nun sa company ko, ay nag-freeze hiring sila nung start na yung pandemic. And considering that case, kailangan natin mag-imbento ng mga ways para kumita. And we should not rely only on one stream of income. So gamitin natin yung mga talent natin na meron tayo or hindi natin alam na meron tayo. Dati sa Pilipinas na ako meron ako mga photography projects and then graphic design, so nagagamit ko siya ngayon. Pero just enough para to pay our bills and siguro grocery, hindi rin siya naabot eh. But on the side, I'm doing, aside from photography, meron din akong ibang graphic design project. As marketing consultant, tumutulong ako sa rebranding ng isang biomedical company. So nakuha ko rin yung network through my previous boss na tinulungan din ako na makahanap ng racket. So yun ang ginagawa ko, gumawa ako ng website nila, brochures, lahat, logo, and tinutulungan ko silang i-market yung startup na yun. And what else? Yun, mga logo design, yun. Kahit papano nakakatulong, pero hindi siya enough. Kailangan pa rin kumayod.
So I'm thinking of, meron akong Monday to Friday, I'm thinking of finding yung ibang trabaho, balik ulit sa linis, Kuskus ko Betagang, and Ingliserong janitor, kung meron ulit opportunity na mahanap. Kasi yun ang sa tingin ko mas sustainable at this point, kasi tuloy-tuloy yung gastusin para siyang, yung iba kasing owner ng apartment, hindi sila pumayag na i-hold or i-waive yung rent. So tuloy-tuloy siya, para siyang, alam mo yung parang gripo na tuloy-tuloy yung agos, na hindi mo siya ma-stop. So dapat ano muna, kikilos tayo ng ano, mas doble. Medyo mahirap, nakaka-stress. So yung mga tao, yung mga mahal nyo sa buhay na nakikita nyo aburido minsan, intindihin nyo na lang, kasi hindi natin alam na na-stress sila or na-depress na dahil sa sitwasyon. So let's be kind to one another, yun muna, and encourage one another. Magtulungan tayo to get through this, ano, yung pandemic. Okay? Ciao guys, I'll see you soon. Thanks for joining me, and I hope you enjoy my vlog. Ciao!